Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, sa unang pagbasa, maririnig natin ang 10 utos ng Diyos. Sa ating pagtupad nito, nakatatagpo rin natin ang Diyos. Sa ikalawang pagbasa, sinasabi ni San Pablo na si Hesukristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Si Hesukristo ang kabuuan ng pagbubunyag ng Diyos ng kanyang sarili sa tao. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng maanghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay maibigin at butihin sa tanan. Itinuturo mo na ang lunas sa kasalanan ay nasa kusang pagpapakasakit, pagdalangin at pagmamalasakit. Tunghayan mo ang aming pag-amin sa nagawang pagsuway upang sa pagpapatirapa ng aming buthi. Sa iyong harap, kami lagi mong maibangon dahil sa iyong pag-ibig na tapat. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Diyos, "Ako ang Panginoon, ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto at humango sa inyo sa pagkaalipin. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan o kaya'y larawan o ribulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyosang iyan sapagkat akong Panginoon ay mapanibughuin. Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak hanggang sa ika-apat ng salinlahi. Ngunit ang lahat ng umiibig sa akin ay pagpapalain ko hanggang sa kanilang kaapu-apuhan. Huwag ninyong babanggitin sa walang kabuluhan ang pangalang Panginoon, sapagkat parurusahan ko ang sinumang bumanggit nito ng walang kabuluhan. Italaga ninyo sa akin ang araw ng pamamahinga. Anim na araw kayong gagawa ng inyong mga gawain. Ang ikapitong araw ay araw ng pamamahinga at itatalaga ninyo sa akin. Sa ikapitong araw, walang gagawa isa man sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, mga katulong, ang inyong mga hayop, o sino mang naninirahan sa inyong bayan. Anim na araw na ginawa ko ang langit at ang lupa, ang mga dagat at ang lahat ng nasa mga ito. Namahinga ako sa ikapitong araw. Itinangi ko ito at itinalaga para sa akin. Igalang ninyo ang inyong ama't ina, sa gayoy
mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Huwag kayong papatay. Huwag kayong mangangalunya. Huwag kayong magnanakaw. Huwag kayong sasaksi sa di katotohanan laban sa inyong kapwa. Huwag ninyong pag-iimbutan ang sambahayan ng inyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alila, mga baka, asno, o ang anumang pag-aari niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ang batas ng Panginoon ay batas ng walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ang tuntuning ibinigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinusunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Yaong paggalang sa puon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan. Kapag siya ay humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ito'y higit pa sa ginto na maraming nagdanais. Higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit. Matamis pa kaysa pulot, sa pulot na sakdal tamis. Kahit anong pulot, ito na dalisay at malinis. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang mga Hudyo'y humihingi ng kababalaghan bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Griyego. Ngunit, ang ipinangaral namin, si Kristo'y ipinako sa krus. Isang katitusuran sa mga Hudyo at kahangalan sa mga hintil. Subalit, sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo at Griyego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Sapagkat, ang inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungang higit kaysa lahat ng mga karunungan ng tao. At ang inaakala namang kahinaan ng Diyos ay lakas na higit sa lahat ng kalakasan ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati, at ang mga namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, "Alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, "Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko." Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, "Anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawing ito?" Tumugon si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw. Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito. At naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Nang pista ng Paskwa, nasa Jerusalem si Jesus. Marami ang sumampalataya sa kanya nang makita nila ang mga kababalaghang ginagawa niya. Subalit hindi nagtiwala sa kanila si Jesus, sapagkat kilala niya silang lahat. Hindi na kailangang may magsalita pa sa kanya tungkol sa kanino man, sapagkat talastas niya ang kalooban ng lahat ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang hapon po mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good afternoon po. Sabay-sabay po nating papurihan ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Pakingitian naman po yung katabi, pakisabi, God bless you. Mukha po bang pinagpala? Mukha naman. Sa atin pong unang pagbasa, ang napakinggan po natin ay ang 10 utos ng ating Panginoon. Sa buhay po natin, sino pa pong maraming utos? Sa buhay ko po, ang isa sa maraming utos nung bata po ako ay ang nanay ko. More than 10 pa po. Mas marami pa siyang utos kaysa sa Diyos. Ganon din po ba ang mga nanay dito? Pero mga minamahal ko mga kapatid, mahalagang tingnan kung bakit nagbibigay ng utos yung Diyos at yung ating mga magulang para ito sa ikabubuti natin. Minsan hindi natin naiintindihan kung bakit yun yung ibinibigay sa ating mga utos. At later on, tsaka na lang natin nare-realize, tama pala ang nanay ko. Tama pala ang Panginoon. Kaya mga minamahal ko mga kapatid, lalo na mga kabataan, patuloy nawa tayong makinig sa mga nakakatanda sa atin. Dahil sila ay magtuturo ng nararapat para sa atin. At mas lalo na, na ating pakinggan at sundan ang mga utos ng Diyos. Dahil yung mga utos ng Diyos, ito yung magdadala sa atin sa maayos na buhay at later on magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Kaya napakahalagang buksan natin yung ating mga sarili sa pakikinig at sa pagsunod. Isa pa pong mahalagang pinapaalala sa akin ng nanay ko. Alam niyo po nagagalit yung nanay ko. Kapag nung bata kami, ay Sabado na, wala nang pasok at magulo pa rin yung aming mga kwarto.
magulo pa rin yung aming mga bahay. Sasabihin sa amin ng nanay namin, maglinis nga kayo. Hindi ako ang katulong nyo dito. Maglinis kayo. Ayusin nyo yung mga kwarto ninyo. Bakit po ganun ang nanay ko? Dahil para sa kanya, mahalaga yung aming tahanan. Kaya dapat mapanatili yung kalinisan. Kahit naman po kami, nung bata rin po ako, kapag naglalaro ako sa labas, kapag bumabalik na ako sa aming bahay, kapag nakita niyang marumi ako, sasabihin niya, maglinis ka nga. Ayaw ng nanay natin, ng mga magulang natin, ng mga taong mahal tayo, ayaw nila na tayo ay nagiging marumi. Kaya anong pinapagawa sa atin? Pinaglilinis yung ating lugar, pinaglilinis yung ating katawan. Ayaw nila tayong marumi dahil mahalaga tayo para sa kanila. Marami silang mga utos sa atin dahil mahalaga din tayo para sa kanila. At sa ating mga pagbasa sa linggong ito, ito yung napakahalagang ipinapakita na isang mukha ng Diyos ng ating Panginoong Hesus Nazareno. Nakita natin ang ating Panginoong Hesus Nazareno sa ating ebanghelyo, galit na galit sa templo. Bakit? Dahil nagiging marumi yung templo dahil sa mga tao. Nagiging magulo yung templo dahil sa mga pangangalakal ng mga tao. Wala sila sa tamang lugar at marami pa sa kanila ay nanlalamang ng kanilang kapwa. Yung galit po ni Jesus dahil sa karumihan ng templo ay nagmumula sa kanyang pagmamalasakit sa tahanan ng Diyos. Nagmamalasakit siya sa tahanan ng Diyos. Alam niya na ang templo ay dapat tagpuan ng Diyos at ng kanyang bayan at hindi lugar ng mga panluloko ng mga mangangalakal. Hindi lugar ng panluloko yung simbahan. Ito ay lugar kung saan dapat matatagpuan ng kanyang bayan yung ating Panginoon. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, gusto kong dalhin yung ating pagtingin sa ating templo, sa ating simbahan. Nawa, magmalasakit din tayo sa ating simbahan. Kapag tayo ay naririto, ibigay natin yung pagkalang na nararapat para sa Diyos upang tunay na makatagpo ng bawat isa yung Diyos na gustong mangusap sa ating lahat. Iwasan po natin yung pangungulit habang nandito sa loob. Iwasan po natin yung pakikipag-usap. Pwede po natin gawin sa ibang lugar iyan. Iwasan po natin yung pagkain at pag-iiwan ng basura dito sa ating templo. Dahil ito po ay tahanan ng Diyos. Igalang at ibigay natin yung nararapat dito sa templong ito. At alam ko rin po, maraming mga pagkakataon sa inyong buhay, dito kayo tumatakbo upang tunay na makatagpo, makakuha ng lakas mula sa ating Panginoon. Patuloy po siyang magbibigay. Ang kailangan lamang talaga, tayo ay lalapit sa Kanya ng buong puso at bukas yung ating mga kalooban para maibigay ng Panginoon yung kailangan nating lakas at grasya para maharap yung mga bagay na kinakaharap natin sa buhay natin. Ito pong templong ito, nawa mapanatili nating malinis, nawa maging patuloy na lugar ng pag-asa at pagbibigay ng lakas sa ating bawat buhay. Pero mga minamahal kong mga kapatid, bukod sa templong ito, sa istrukturang ito, gusto ko rin pong dalhin yung ating pagninilay na yung Panginoon hindi lamang nananahan sa lugar na ito. Yung ating Panginoon din po ay nananahan sa bawat isa po sa atin. Bawat isa po sa atin ay templo ng Diyos. Nasa sa inyo po ang ating Panginoon. Kaya kung ano yung paggalang nawa na ibinibigay natin sa templong ito, kung ano yung paglilinis at pagpapaganda, ganun din nawa yung gawin natin
sa ating mga buhay. Magpalinis po tayo sa Panginoon upang maging karapat dapat tayong maging tahanan ng ating Panginoon. At ano po yung napakagandang dapat pakikitungo natin sa bawat isa? Sa katotohanan, yung bawat isa sa atin ay templo ng Diyos. Nawa yung buhay ng bawat isa sa atin, ginagalang din natin, pinapahalagahan, pinoprotektahan, minamahal, hindi nilalapastangan, hindi binabastos, hindi binababoy. Bawat isa po sa atin ay tahanan ng Diyos. Kaya't kapag nilalapastangan natin ang buhay ng iba, kapag gumagawa tayo ng hindi makatarungan sa buhay ng iba, ginagawa rin natin ito sa ating Panginoon. Kaya mga minamahal ko mga kapatid, pakitingnan niyo mga katabi, nakikita po ba natin ang Diyos sa kanila? Ayan. Amen. Kung hindi po natin nakikita ang Diyos sa bawat isa, baka magandang tingnan na rin natin yung ating mga sarili. Sa misang ito, sa pagpapatuloy ng misang ito, patuloy nawa nating tingnan yung ating mga sarili. Tunay nga ba akong nagiging tahanan, nagiging templo ng Diyos? At kung makita natin na tayo mismo ay may nagagawang hindi paggalang, hindi pagpapahalaga sa buhay natin at sa buhay ng iba, unti-unti nawa nating mabago ito upang maging tapat tayong mga templo ng ating Panginoon. Huwag na po nating hintayin na tayo ay hagupitin ng ating Panginoon. Hayaan natin na ang misang ito, ang panahon ng Kwaresma, ay maging panahon ng ating paglilinis upang tayo ay maging karapat-dapat na templo ng Diyos. Papaalala ko po, alam ko po na yung lugar na ito ay lugar ng pag-asa para sa maraming deboto, lugar ng pagbibigay ng lakas, itong templo, itong simbahan ng Quiapo. Nawa yung buhay ng bawat isa sa atin maging lugar din ng pag-asa para sa ibang mga kapwa. Lugar, presensya na nagbibigay ng lakas para sa mga nanghihina na. Presensya, katauhan na nagpaparanas ng pagmamahal ng Diyos dahil yung buhay ng bawat isa sa atin, katulad ng simbahang ito, tayo ay templo ng Diyos. Nawa makita palagi sa ating mga buhay na tunay na buhay ang ating poong Jesus Nazareno ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mamuli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa dakilang Ama upang makapag-alay tayo sa Kanya ng dalisay na pagsamba. Sa bawat kahilingan ang ating sasabihin, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Makita nawa namin
ang aming kapwa bilang bahagi ng katawan ni Kristo, na ang karapatan at kapakanan ay kailangang igalang at ipagtanggol. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Magtulungan nawa ang mga pinuno ng simbahan at pamahalaan tungo sa pagpapaunlad ng buhay ng bawat mamamayan, lalo na ng mga maliliit sa lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Isapuso nawa namin ang 10 utos ng Diyos at ang pagtupad namin sa mga ito ay maging tanda nawa ng aming pag-ibig at pananalig sa Kanya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Pahalagaan nawa namin ang aming mga katawan bilang templo ng Espiritu Santo at talikda ng mga gawaing mahalay, marahas at nakapipinsala sa aming pagkatao at sa aming kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Makatagpo nawa sa Diyos ang mga may kapansanan, ang mga naghihingalo, at ang mga makasalanan ng ginhawa, ng kapanatagan, ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, dalisayin mo ang aming mga puso. Tulungan mo kaming mahalin ka at paglingkuran ng buong katapatan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Sa'yo ang aming kantong ang magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain upang ang mga kasalanan naming inihihingi ng kapatawaran sa iyo ay matutuhan din naming ipatawad sa kapwa-tao. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo na aming Panginoon, binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaysa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino't yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan. Kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Amen.
magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ng sabay-sabay ang Ama namin.
Hinihiling namin kami, Yadya, sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Saan man manahan,
Ngayong panahon ng Kuwaresma, tayo ay tinatawag na dagdagan ang ating pagsasakripisyo, pananalangin at pagkakawang gawa. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng second collection para sa pondo ng Alay Kapwa. Ang malilikom dito ay gagamitin upang tumugon sa mga pangangailangan ng ating mga kapatid na may sakit, nagugutom at naging biktima ng iba't ibang kalamidad. Tinatawagan po tayo ng ating mahal na Arsobispo Jose Cardinal Advincula na maging bukas palad sa ating kapwa. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang ating mga ministry, mandated organization, HDN, at iba pang grupo o samahan ng ating simbahan. Sa ating ika-apat at huling Lenten Recollection, sa darating na March 5, 2024, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan, ang ating tagapagsalita sa araw na ito ay si Reverend Father Daniel Estacio, Resident Priest, Immaculate Conception Cathedral, Diocese of Pasig, na may temang Poong Jesus Nazareno sa Mukha ng Kapwa, Series 4, Kabataan. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos at mabibili sa ating Parish Finance Office. Ang Nazareno Medallion tuwing Biyernes at Linggo ay mabibili rin sa mga booth o tent sa may BPI Quezon Boulevard at sa Benedict Building Ground Floor, Evangelista Street mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos, ang medium size ay 1,000 pesos, at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang mga oras po ng ating Finance Office tuwing Lunes hanggang Webes at Sabado ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4:45 ng hapon. Tuwing Biyernes at Linggo ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6:45 ng gabi. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan po ng Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, ay tumatanggap na ng mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2024 to 2025. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan para sa taong 2024 to 2025. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. Mayroon din pong matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school
ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic School's Facebook page para sa iba pang tulong pang-edukasyong pinansyal, diskwento, at mga scholarship. Maaari ninyong tawagan ang mga sumusunod na numero: 8733-9929, 8244-5609, at 0966-211-2152. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin sa iyong banal na piging, pinagsalu-saluhan namin ang bigay mong pagkain. Ang ginaganap namin ngayon sa pagdiriwang ay lubos nawang mangyari sa gawain namin araw-araw. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, patuloy po nating alalahanin na ang bawat isa sa atin ay templo ng Diyos. Tahanan po kayo ng Diyos. Patuloy nawa tayong magpalinis sa Kanya at patuloy nating dalhin yung presensya ng ating poong Jesus Nazareno saan man tayo ipadala ng Diyos sa araw-araw ng ating mga buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nazareno.